Hi everyone, good afternoon and good evening. Ayan, so live tayo ngayon. And shout out sa mga papasok sa ating live. So it's been July, August. So 2 months, almost 2 months ako hindi nagla-live. Ayan, so ngayon lang ulit guys. Ayan, so kumusta ang lahat? Ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon. So, August na. Lapit na po ang bear months natin. Ayan. So, may i-discuss lang po ako sa live. Gagawin ko sana siyang vlog, pero mas gusto ko may matanong ako sa mga papasok dito. Kasi hindi naman ako expert. Okay, so meron akong topic na gustong i-share sa inyo. Ayan. So, mas gusto ko na lang live siyang gawin. Ayan. Para may interaction. Ayan. So, maaga, no? Maaga pa. 5:36 p.m. Ayan. So, time check. 5:36 p.m. tayo. Ayan. Wait lang, guys. Ayan. So, may one viewer na po tayo. Shout out! Comment down below. Ayan. So, ngayon lang uli ako nag-live, guys. Kasi dapat may pupuntahan ako. Pero, since may nagkaroon ng problema, hindi na muna ako natuloy. So, dapat may lakad ako ngayon. So, sabi ko, mag-live na lang ako. Ayan. So, naririnig ba ako? Ba, tingin niya. Check mo nga. Naririnig lang ako. Ayan. Nakatapat ako guys sa electric fan kasi mainit. Ayan. So, maghintay tayo ng ating viewers. Hala, naano na ako. Wait lang guys ha. Wait lang. Ah, okay. Ayan. So, napatay ko yung mic. Sorry. Ayan. So, ngayon na uli ako nag-live. So, sa mga papasok, meron na akong gustong itanong. Especially sa mga matatagal na magkakaroon ng mga revenue. Ayan. Shout out! Kala ko aalis ka na. Hindi ka pa umaalis. Shout out Kate Winslet Vlog. Ayan. So, ikaw ang aking one commenter. Sige, mamaya, balikan mo ako. Shout out. Pa-shout out daw. Shout out. Kate Winslet Vlog. Ayan, so meron lang kasi ako i-discuss guys. Na-encounter ko lang kanina. Hi, Kish! Hello! How are you? I miss your vlog, Kish. It's been 2 months. I keep on checking your videos. Ba't di ka pa nag-upload, Kish? Namimiss ka na namin. Thank you for coming. Buti naabutan mo tong live ko. Kung aga ko kasi mag-live, 5:39 pa lang. Ayan. Kasi I have something to ask sa mga,
Ano ba to? Mga matatagal nang nagkakaroon ng mga revenues, ganun. Wow, thank you naman. Hindi kasi may lakad ako ngayon. May lakad dapat ako ngayon. Eh kaso, grocery sana ako. Eh kaso, nagkaroon ng problem sa bank. Kaya yun, hindi natuloy kasi hindi pa rin dumarating yung money. Ayun. Kaya sabi ko, isa mainip pa akong maghintay, mag-live na lang ako. Ayan. Mag-vlog ka na, Kish. Panayang check ko eh. Every time nagko-comment ka, chine-check ko. Sabi ko, ano nang ano mo. O doon nakikita ko naman sa Facebook mo yung ibang update mo. Pero sabi ko, la, 2 months na, Kish. 2 months na ba? Tama ba ako? 2 months na. Ayan. Update, mag-upload ka na. Anything you want to share. Mag-upload ka na. Marami na nakakamiss sa'yo for sure. Ayan. So, thank you for watching, Kish. Thank you for visiting again and again and again and again. Ayan. So, wala kasi akong magawa. Kaya yun. Sabi ko, mag-live naman ako kaysa gawin ko siyang vlog. Mas gusto ko yung may interaction na lang. Kahit mabasa ko lang yung mga comments. Ayan. Kasi meron akong na-encounter kanina upon checking my Google AdSense kasi I'm expecting a threshold. Then, nagulat ako sa nakita ko dahil iba yung amount na nakita ko doon sa threshold ko. So, what I did is nag-send kagad ako ng feedback. Ayan. I don't know kung ngayon, dahil ba ngayon ko siya chinek. Kasi ang madalas na time ko siya chine-check is pa 9 or 10 ng month. So nagulat ako na bakit iba yung nakalagay doon sa threshold. Hindi yun yung amount na ine-expect ko. Parang ang laki nung bawas or namali lang ba sila. So yun yung gusto kong i-inquire sa mga papasok kung sakali man, kung sino man yung mga nakaka-experience ng madalas na revenue or threshold. Ayun, yun yung gusto kong inquire. Kasi first time pong nakita yung threshold ko na parang may konting error siya or mali. Hello po, Miss Jules Channel. Thank you for coming again. Ayan, it's been a while. It's 2 months. More than 2 months na ano po ako. Nag-live again. Ayan. So, my topic is all about Google AdSense threshold. Ayan. So, kung sino man po sa inyo ang expert or yung mga madalas nakaka-receive ng mga revenues, yung monthly silang nagkakaroon ng threshold na revenue. Ayan. I'm seeking kumbaga information. Hindi naman help kasi nag-feedback naman na ako sa Google AdSense. Ayun. So, meron lang akong parang inquiry na gustong malaman na bakit yun yung nag-appear sa aking Google AdSense. Eh, syempre, wala akong mapagtanungan. Wala, hindi ko maano, guys, yung Google chat nila. Kaya, puro feedback lang yung nangyayari. Kasi phone lang gamit ko. I don't know kung laptop pwedeng magtanong or mag-chat. Pero wala akong option na para ma-chat sila. Kasi nung nakaraan January, guys, nagkaroon na ako ng problema sa Google AdSense. Parang may missing amount na hindi pinasok last time, last January pa yon. Parang nakapag-chat pa ako, merong nag-chat sa akin na YouTube, ano yung team support. Parang ganun, parang ngayon naman nung nag-inquire ako eh, parang walang nag-a-assist. Kailangan ko lang mag-type ng words na bakit ano yung inquiry ko, ano yung issues na gusto kong tanungin. Yun. So, yun yung ano ko, gusto kong malaman sa mga batikan na dyan, sa mga expert na or madalas nakaka-receive ng Google revenue, yung AdSense nyo. Kasi, di ba, ang update kasi is alam ko 9 and 10, every 9, 9th of the month or 10. Pero kanina kasi, parang karoon na kasi ng update, kaya nagulat po ako. Bakit yun yung amount? Parang mali, mali, mali. Sobrang laki ng nawala.
parang ganun. So, nag-feedback ako. Eh, wala pa pong response. At hindi ko alam kung na-receive ba nila yung feedback ko. Yun. So, as of 7:30, kaninang maga, nung pag-check ko sa Google AdSense threshold ko, iba yung amount compared kagabi. So, nag-feedback ako na bakit ganun. May discrepancy siya, guys, na nangyari. Tapos, ayun, ni-refresh ko siya, pero wala pa rin, ganun pa rin, guys, yung nakalagay na amount. So, nanlumo ako, guys, kanina. Parang all the effort na ginawa ko. Kasi, guys, konting amount na lang kasi sa threshold ko. Kaya, I'm expecting. Hi, Bang QJ! Hello! Ate, kumusta ka? Wow, you can speak Tagalog, ha? Hi, I'm good. Thank you for coming. Yeah. I'm discussing about my Google AdSense because I observed something different a while ago. Although it's 4th of August, 4th pa lang siya, 4th day pa lang, I don't know kung ganung time ay nagkakaroon na ba ng changes sa mga Google AdSense. Kasi first time kong ma-check yung Google AdSense ko ng ganitong araw. Kadalasan kasi talaga, pinupuntahan ko na siya mga 9, yan. Every 9th of the month, tinitignan ko na kung ano yung update sa last month, which is July revenue, kung ano yung na-earn ko, kung ilan yung kaltas, yung tax na deduction. So, yun yung inaabangan ko every 9th of the month para alam ko kung ilan yung nakakaltas sa akin sa bawat revenue. Kasi guys, sometimes, nagkakaroon ako ng mga malalaking revenue. Hindi na sobra. Para sa akin na lang malaki na yun. Yun. Tapos pagtingin ko, ito lang yung pinasok. Yun, yung mga ganun. Kaya, hi, hello, Sir Batara. Hello, Helen. Helena Batara. Hi. Shout out. Thank you for coming. Yun. So, my question is that right that they do update the Google AdSense this time on the 4th day of the month? Because I always observe they always updated the Google AdSense on the 9th or 10th of the month. But upon checking a while ago, early this morning, I was shocked because I saw my Google AdSense threshold was being deducted. Actually, it's half of the amount that was posted yesterday. The latest update was quite different from the one posted a while ago. So it's 50% parang deduction, or I don't know if this minus. So I was shocked na I'm not expecting that amount. So ayun, I'm seeking help for those who are expert or those who are having a YouTube revenue every month, if you experience that and what to do. Then after sending so many feedbacks, I keep on sending feedback to Google AdSense through chat or just typing words sa box. Yun lang kasi yung option eh. I don't know how to send feedback sa Google AdSense. Yun. Sometimes kasi nalilid ako sa community, which is, wala naman, there's a certain topic na you need to click. Then after that, I can't proceed to the next step. So that's my problem. And I'm afraid, baka mamaya, yun yung makredit that amount, yung makredit sa month ko ngayon. So, which is, hindi yun yung correct amount. So I don't know if you encountered that issue regarding Google AdSense. So, yun. Kaya, yun yung gusto kong ma-check for those who are coming here. Kung meron ba kayo masasuggest or they have any knowledge about Google AdSense, kasi it's my first time na yun yung nakita ko. Then, after how many hours, my threshold was being erased. It turned into zero. Kaya, I don't know. Please enlighten me for those who are
receiving revenues every month. I don't know kung tama ba nakikita ko sa Google AdSense, or are you checking your Google AdSense from time to time or every month? Because my Google threshold right now is totally zero. No transaction. Lahat. Everything is zero. So what happened to my Google AdSense? I'm expecting a threshold this month. That's why I'm inquiring the team, the Google team. Yun. So what I did, I sent an email through yung, sometimes they are giving feedbacks, di ba? Mga when you log in, yon, doon ako nag-send ng email. Kasi I don't know where to send an email sa Google AdSense para ma-ask ko yung payment, na bakit ganun yung payment ko. Ayun, so for those who will hear this or watch this after my live, please comment kung na-encounter nyo na ba yun, or talagang nagzi-zero sila. Hindi ko lang natatimingan every month na tinuturn nila into zero yung threshold. Then they will update it on the 9th day or 10th day of the month. I don't know. So, yun. That's my concern. Kaya, much better to do a live so that you can hear, and at the same time, you can give your insights or your knowledge about Google AdSense. Hi, I'm Abubakar Channel. Thank you for coming. Thank you for watching again. And shout out. And so we have 3 million viewers. Hello. Yeah. So it's afternoon here. It's 5:52 in the afternoon. So, well, I have nothing to do. I have planned this afternoon, but wala, it didn't pursue because there are some problem about our bank. That's why I didn't go to the grocery store this afternoon. And so I decided to do live. And so yun lang, guys, ang gusto ko lang i-discuss. Kasi alam niyo ba, you should always check your revenues. Kasi there are some amount na, alam niyo, sometimes questionable sa akin yung mga ibang amount. Especially if you are receiving super thanks or super chat. If there are some who are sending you donations or yun, yung mga super chat, super stickers. Ayan, so ang may mga certain amount na minsan parang when you calculate your revenue, kasi nakailang beses na akong naka-receive before ng mga chats, super chats, and yung super thanks. So, na-determine ko na how much is the deduction na marireceive ko. So, yun. Sometimes, you need to check your Google AdSense threshold, kung how much yung na-receive nyo and yung mga deductions, ganun. Kasi, syempre, di ba, malaking bagay din yun. Pinagpaguran rin yun. So, minsan, laki ng deduction nila, then you don't know anong explanation ng mga deduction. So, nag-i-inquire talaga ako, guys. Yun, kasi last January, I think it's $20 ang missing sa sa threshold during that time. So, nag-inquire ako. So, ang dami pala mga deduction na si pinagsasabi nila, na sabi ko, why there's a missing certain amount of dollar na dapat in-include sa threshold ko, pero bakit ito lang yung nag-appear? So, ayun, in-explain nila na there are some mga cards, some mga payment, taxes, pagka gumamit ata yung, if the sender uses a card, there's certain tax or whatever, premium, something like that. Meron pa akong parang mga, I don't know, kung ano-anong
kaltas ang ginawa nila. So yun, sabi ko, there's a big amount na nawawala sa ano ko sa super chat or super thanks that time. Kaya ngayon, this time, my threshold was turned into zero. I don't know kung tama ba yun. Is it correct? This day, fourth day of the month, all threshold will turn into zero. Tama po ba yun? So, please, suggestion ko lang kung may idea kayo, if you have idea about threshold, please enlighten me para hindi na ako mawindang sa kakaisip. Kasi how many days to go? It's revenue day, right? So, yun ang gusto kong malaman. Baka mamaya it will not include sa pinaka-revenue day. Ayun. So, kaya gusto ko i-live na lang para at least ma-discuss ko yung situation or yung issue. Ayan. So, thank you for coming, guys. Ayan. Sa mga 2 million na nanonood sa akin. Ayan. So, let's wait for some who can answer my inquiries. Kung sino man sa inyong nakakaalam ng mga policies or yung paano yung Google AdSense. Kasi this is my, if ever, guys, this would be my fifth YouTube revenue. Ayan. So, this is my fifth time to receive a YouTube revenue. So, September, November, December, I think, or January. Basta I think naka fourth or fifth time YouTube revenue. Yeah, pang fourth time pala, sorry. Fourth time YouTube revenue. Kaya I'm expecting talaga something this month. Kaya talagang hinahabol ko yung feedback. Kasi baka mamaya hindi ako makareceive ng revenue na dapat makareceive ako. I don't know kung they will include itong time na to or baka mamaya nagka-error sila, then they will say na they will credit na lang next month. Alam niyo yung ganun. Kaya kanina nataranta ako. Parang ano ako kanina, guys, nataranta ako kasi parang almost half of my past YouTube earnings was being deducted. Parang grabe, parang I was thinking na ganun na ba kalaki yung tax na binawas. I don't know kung updated na ba yon or not. Sabi ko it's not yet 9th of the month. Pero bakit nagkaroon na ng changes sa threshold ko? So yun, I keep on refreshing. Yun pa rin yung revenue ko. Kasi sabi ko may mali. There's something wrong with my threshold. I don't know, guys. Kaya, ayun. Sabi ko later, this afternoon, if I have time, I will ask some of you who are receiving or expert sa Google AdSense. Ayan. Kaya please comment down, guys, kung ano yung masasabi nyo or na-experience nyo. Tama ba yun? Tama ba na magte-turn into zero this time? Yung lahat ng threshold natin, whether you're earning or not. I mean, alam mo ako, hindi ko pa na-reach, I didn't reach the 100. Will it turn into zero at this point of time? Yun ang tanong ko. So, I don't know. Ngayon ko lang kasi napasadahan yung Google AdSense ko. Kaya yun. Kaya sabi ko, I'll inquire na lang through live para sa ganun mas maintindihan ko yung mga Google AdSense. Ayan. Thank you sa 4 million. Ayan. So, medyo dito guys, makulimlim na mainit. Ayan, parang humid siya. I mean, walang kahangin-hangin yung paligid. Umulan lang siya pero you feel yung aninsangan. Ayan, so humid yung atmosphere ngayon.
And then, sabi ko, pagka umukay sana, lalabas sana ako. Pero sige, hindi na lang. I don't know. Maybe. Maybe that's why they turn it into zero. Kasi kanina talaga, I was shocked. Biglang nag-zero po lahat. All my threshold, even the last payment, 3 months payment, it turned into zero. Maybe because, yun nga, they see an error sa pinost nila kanina. Kaya from certain amount, small amount talaga, guys, a small amount, talagang, wow! I want to give up. Alam niyo yun, guys. Oh, pinag-ipunan ko tong revenue na to for how many months. Then, ito lang ang pinasok niyo. Ito lang yung pinasok, yung parang kinalculate niyo. Parang, I get the calculator immediately. Then, I go to my YouTube studio. Then, I add all the revenues. Including the deduction, the deducted revenue. Talaga, I calculated for how many times. Then I record it or screenshot because I need to send and screenshot so that they'll know as an evidence that this is my correct YouTube revenue. Alam niyo, when I saw that threshold, parang, parang, nanlupay po ako kanina, guys. Talagang parang buti na lang nakapagluto na ako, nakapaglinis na ako. Alam niyo yung upo ko kanina dito, guys. Dito, agad nakaupo ko dito eh. Hindi na ako tumayo dahil I'm thinking about that revenue. Kasi, guys, whether we like it or na pinaghirapan natin yun, kahit a certain amount lang na madagdag per month is malaking bagay na yun para makausad tayo sa 100 threshold, di ba? Then makikita mo yung pagod mo, biglang pong ito yung nakita mo as of last night or yesterday. Then pagdating kanina, sabi ko wala pang 9 na. Pero bakit may update na? Or dahil ba ngayon ako sumilip? Kasi guys, di ko talaga tinatry magsilip-silip pagka hindi pa 9 ng buwan. Yun kasi sabi nila eh, every 9 or 10 nag-update. Which is tama naman, nag-update na siya for last month. Which is July. Yun na yung tinitignan ko. Kung ilan na yung nadagdag from estimated revenue, tapos ilan ba yung sa AdSense na, doon ko nakakalculate na, ito yung deduction siguro, or ito lang yung legit na na-count. Kaya yon. Tapos, bigla kalahati, nung kahapon. Sabi ko, ano kaya month yung, I think they counted the 3 months, the later 3 months na part, like May, June, or, ano ba ngayon? Ay, hindi pa count yung July. June. May mga April siguro. April, May, June. Parang ganun. Or May, June, July lang. Ang kinount nila. Parang ganun. Eh, sabi ko, nasaan yung January ko? I'm looking for my January, February, March. Nasaan yun? May mga certain amount ako na may okay naman. Ganun. Sabi ko, no, may nawawala. There's a missing amount. Actually, big amount na siya para sa akin na makakatulong for me to reach the 100 threshold. Sabi ko, I'm texting or messaging my husband because I don't know if he can help me to send the feedback, but he's so busy a while ago. That's why I keep on pressing the send feedback. I don't know if they receive it or not. So I keep on sending, typing, then send feedback again. Then I'll look for a chat box. There's no chat box. Nararoute ako sa community, yung ask help or community, parang ganun. So ang hirap, guys, ang hirap pala pag kami mga certain issues sa YouTube, ganun. Minsan may mga hindi ako makausap, ganun sa chat. Or the response, kung ano na yung response nila. Ayun, bukan, saan lang ako nag-email eh. Google AdSense kasi nakalagay. Google AdSense team ata may nakalagay eh, sa email ko or Google team. Parang ganun eh. Kaya doon na lang ako nag-reply. Nag-reply ako. Then sa mga login, syempre nagsisend sila ng email, di ba?
ay doon, bahala na kung sino makabasa sa mga team nila na parang out of ano to. Parang kung saan na nag-send ng email eh. Ayun. Kasi syempre guys, pera pa rin yun. Diba? Whether we like it or not. Sayang naman yun kapag hindi yun ang na-credit sa atin. Makikinig kaya yun guys. Yun. Tsaka syempre yung pagod mo na minsan, alam mo na yung malapit mo ng ma-reach. Diba? Yung threshold. Tapos biglang, ito lang. Diba? Parang nakakapagod guys. Let's face it. Nakakapagod mag-ipon ng revenue. Especially hindi naman tayo ganun na palagi napapasukan ng mga viewers, 'di ba? Yung mga tamang ano lang tayo, number of views. Ganun, hindi naman tayong kasikatan na maya-maya eh ay bulto-bulto yung mga views natin, ganun. So yung effort lang ba? Yung effort yun yung hinahabol ko lang. Ayun. At the same time, syempre, I'm expecting kasi this month. So, yun yung, ano ko, yun yung gusto kong malaman at madiscuss dito. Ayan. So, sana, pagdating ng, ano ngayon, 5 or bukas or, kasi until kanina, guys, chinecheck ko ulit, nire-refresh ko yung Google AdSense, 0 pa rin talaga siya. Baka nga sabi ko, sana nga, ine-erase nila. Hindi ko lang nalalaman per month. Hindi naman ako nag-check ng first, second, third, fourth day of the month. 9 or 10 lang. Kaya doon na, nakikita ko na yung kabuuan ng threshold. Pero ngayon lang kasi talaga, guys, nasilip ko siya dahil gusto ko laging nasa browser ng phone ko yung page ng Google AdSense para hindi na ako sign in or log in. Kasi minsan guys, upon refreshing my phone, nasasama ko yung Safari, ganun. So, yun kasi ako nagla-log in. Ayan. So, nagre-refresh ako, nasasama yun, nabubura yun. Nabubura lahat para ma-refresh lang ulit. Kaya minsan, inaano ko siya, ini-stay put ko na lang. Tapos, yun ang hindi ko gagalawin na i-refresh sa phone ko. Ayun, so parang AdSense mobile app, I don't know kung yun yung term nila. Ayun, so wala akong mapag-inquiran dahil wala naman akong pwede mapagtanungan sa inyo kung sino man ang may alam sa mga ganyan or magbigay sa akin ng knowledge na hindi, ganun talaga, nag-zero lahat. Na-encounter nyo ba yun? Nakita nyo ba na nag-zero? Then the following days, bumalik na sa dati na correct threshold. So, yun. So, yun yung topic ko for today's live. Ayan. Sana nga, guys. Kasi kanina talaga biglaan eh. Parang sabi ko, nareceive na kaya nila email ko? Sabi ko, nareceive na kaya nila yung feedback ko? Bigla kong pagtika 0-0 ko agad. Nag-0-0 siya. Parang pagkaganon ko eh, 0-0-0. Huh? Lahat ng record nag-0-0 siya. Kasi sabi ko, nag-comment ako sa YouTube Philippines, sa Facebook, YouTube Subscribers Philippines. Wala naman nagsagot sa akin na sabi ko, is there something wrong with the Google AdSense? Wala. Wala namang tumagot. Di rin naman ako masasagot ng asawa ko kasi hindi pa naman siya nagre-revenue. Kaya yun. Para sumakit yung ulo ko dun, ha. Para sumakit yung ulo ko nung nalaman ko yun. Di ba? Kaya nga. Ay, sorry. Wala ako sa payroll team, eh. Di, ako naman, inisip ko na yan. Baka nga, hindi, na-champuan ko lang talaga ngayong araw na to ko sinilip. Kasi nga, hindi naman talaga ako sumisilip ng AdSense ko hanggat hindi pa 9, 10, yan, sumisilip-silip na ako. Minsan nga 9, nag-a-update na sila. Depende ata, minsan pahapon na or gabi, nakikita ko na yung updated threshold. Yun na, with deduction na yun. Tapos titignan ko na sa YouTube Studio revenue, titignan ko na lahat yung from this estimated revenue,
Then biglang chung, niliit na siya. Ah, yun na, ibig sabihin, ah, deducted na. Ito na talaga siya. Parang ganun. So yun yung nangyayari talaga. Kaya kanina, parang isang kisap mata lang, pagka-blink ko ng ganun, biglang nag-zero-zero. So bro, huh? Parang, ano nangyari? Nagbulat ako, ano nangyari? Kasi sabi ko, tama ba yung nakita ko? Bakit ganun? Parang nawala lahat. Sabi ko, sana nga, itong time na to eh, zero-zero nila. Up to, ano, siguro hanggang 8, maka sa 8, yan, nagka-calculate na sila ng tama ba to, maka they're calculating the revenues, ito yung tax, ito yung ganyan, maka ganun. Pero parang hindi rin eh, I don't know ah, para sa akin parang hindi rin kasi mga nakaraang buwan, parang steady lang din yung latest threshold ko eh. Then pagdating ko ng 9, parang hindi ko naman na-encounter na may 0-0. Parang hindi eh. Parang lang ah. Hindi ko lang siya ma-recall. Parang ganun. Kaya sabi ko, sige nga, magtanong nga ako eh. Nakakaya naman mag-post sa inyo sa YouTube, ano, yung community post. Baka naman hindi nyo rin pansinin. Kaya sabi ko, dito na lang. Kung sino man kayang sumagot or may alam. Mas may alam. Ayan. Sa inyo. Kasi syempre, this is my, you know, fourth time na makaka-receive ng YouTube revenue. Ayun. And I'm hoping na, yun nga, this month, makareceive nga po ako. Ayun. Patience naman ako, guys. Huwag kayong mag-alala. Patience is a virtue. Kasi, so how many months natin pinag-ipunan, di ba? Kaya, mapagpasensya naman ako, guys. Kaya ko namang maghintay ng updated na revenue. Kaya lang, nataon lang talaga, guys, na nataon lang na nasilip ko siya kanina kasi parang may sinesearch ako. E sabi ko, check ko ngayon yung AdSense. Ayan. Siguro next time, i-check ko rin kung mga ganitong mga, halimbawa, na-reach ko na. So, back to zero ulit tayo, ipon ulit, di ba? I-check ko ulit ng mga ganitong panahon, mga first day, second day, third day, or hindi, fourth day, five, six, seven, yan. Titignan ko nga kung ganun din ang mangyayari, mag-zero-zero kaya ulit siya. Yun. Pag yan hindi, o ibig sabihin may error tong buwan na to, ito tong nangyayari ngayon sa akin. O di ba? O baka sa akin lang kasi baka kala niya super laki ng revenue. Hindi nila makalculate. joke lang. Ayan. So, wala lang. Parang very funny ano lang kaninang umaga. Ayan. Kasi second time na ako nagbigay ng feedback eh regarding threshold. Ayan. January. Last January. I give a calculation pa ng ano ko sarili kong pag-calculate ng revenue ko up. Then they send me their calculation about my revenue. Then I said there's a missing amount. Then they just said the missing amount was the tax deduction. Wala na. I accepted it. Even it should not be deducted because it was being deducted already. Then the missing amount is another deduction, tax deduction. Parang doble, 'di ba? Parang 'yun. Kaya every time there's a super chat, I'm afraid to check my revenue kasi parang hindi ko ma-calculate maigi kasi I don't know what the our ano ba to sponsor or the one who's donating anong ginagamit niya to send the donation. So, yun yung hindi ko matansya. If he's using a credit card, I don't know, debit card, credit card, in sending donations or yung super chat, yung ganun. Hindi ko alam ah, kasi wala, hindi naman ako nag-super chat sa iba. Kaya I don't know kung ano yung mga i-attach mong card mo. Yun. So, pag ganun, may deduction din yun. Kaya sabi ko, grabe, it's a double deduction ang nangyari last January. Kaya yun yung first time akong
send ng feedback or parang inquiry sa YouTube yon regarding my threshold. Kasi it's a donation eh, kaya alam ko naman may deduction, pero iba yung may isang chat, super chat ata na earth chat or tama, super chat ang hindi na-include kasi yun. Kaya parang I'm looking for that missing amount. And then, ito, itong time na to na. So, second time na tayo. Yun. So, I think there's some, ano naman, di naman sila perfect. Pero, may mga, ano na, magugulat ka, guys. Kapag ka, if you're checking talaga your revenues or ano, minsan, ikaw mismo magkakalkula ng revenue mo. Eh, which is, yung iba naman kasi, guys, tama naman din yung calculation ko na parang, ah, ito na in-expect ko. Ah, okay, so tama nga, yun nga. Sometimes naman, ganun yung nangyayari. Yun. Pero, guys, merong time, alam nyo ba, merong time naman, dinagdagan ako nang hindi ko naman dapat revenue. Yun, nag-bullet din ako, guys. Parang biglang lumaki revenue ko na hindi naman yun ang dapat na amount na idadagdag sa akin. Alam nyo yun, kaya... Sabi ko, ah, may mga error. Then after how many hours, biglang na-erase. Biglang parang nag-change ka agad sila ng, ano, ng revenue. O yun, kaya sabi ko, ah, at least binawi nila. Parang after how many hours ata, pagtingin ko, biglang nag-iba. I don't know kung binura din nila. Hindi ata, hindi ko alam kung nag-zero-zero sila or parang... pagka-browse kong gano'n, eh, binalik nila sa dati. Kaya sabi ko, ah, na mali siguro sila. Yun nga, parang payroll lang na idagdag to na hindi dapat maidagdag sa taong ito. Ayun, yung revenue. Kaya funny rin yung Google AdSense eh. Pero ito yung medyo sobra talaga ako nagulat, guys. Kasi syempre, laki talaga. It's almost half of my latest YouTube, my YouTube revenue. Ayun. So, yun guys lang. Ano ko. May share ko ha. Ayan, if ever guys, kung sino maka-encounter na itong video na to, or ma-reach nyo itong part na to, hope na may mag-comment para at least hindi ako mabahala or alam nyo yun, hindi ako yung mataranta na parang sayang kasi, di ba? Sayang kasi yung amount, di ba? Lalo na't laki-laki guys sa palitan ngayon, 55 something. O, oh, di ba? E nung mga recent months, eh, di ba, 50 lang tayo. Naglalaro sa 49, 50, o, eh, ngayon 55. So, malaking bagay din yun kung sakali, kung yun yung talagang nawala sa akin. Parang 2 months lang ang kinredit nila, parang ganun. So, sino ba namang hindi magtataka, sino hindi magugulat na yun yung naging threshold ko. Kaya alam ko naman nagkakamali sila, pero sana eh maging maganda yung pag, ano ngayon, yung feedback. Sana nga nabasa nila. Hindi kasi ako guys makapag-post ng screenshot sa, mayroong part doon na include screenshot para to make it more, para ma-understand daw nila sa ano sa help section. Eh kaso hindi ko naman siya ma-send. Hindi ako makapag-post ng screenshot. Kaya ginawa ko sa email na lang. I don't know kung tama yung email na sinendan ko ng mga pictures. Like Google team naman yung email na yun. Yun. Parang dun na lang ako. Bahala na kung anong department nila. Iba to na. Oh, there's an inquiry. Oh, ito daw, Google AdSense threshold. Oh, check nyo. Baka iba to nila yung email ko sa ibang department na there's an error or what, may nag-i-inquire na bakit ganyan daw yung ano niya. So, di ba? Kaya, guys, lalo na sa mga nag-expect, halimbawa, yung napaghirapan mo na parang, after 5 months, yes, magkaano na. I-check nyo rin, guys, yung amount nyo. Yun. Pero, syempre, nakakapagod man, pero, di ba, sayang din kasi mga certain amount na mawawala. Kaya, yun. At saka yung pagod mo, guys. Whether you like it or not, parang, di ba, kada threshold na nakikita mo eh, ay, konting push pa,
diba, konting ano pa, sige pa, laban lang, diba, upload ka ulit, diba, kasi syempre, diba, yung purpose natin, nag-YouTube ka eh, para kahit pa paano naman, you have earnings, kahit sabihin mo maliit na at least, diba, wala namang mawawala, nag-earn ka, yun eh, diba, tapos nakita mo, manlulumo ka na parang abot mo na, konti na lang, konting-konti na lang guys, maabot mo na. Tapos biglang, ito yung in-update nila. Ay, bigla ako ng lambot. Bigla ako ng lambot talaga guys. Nakaganyan na nga lang ako kanina. Nakaganyan na lang ako kanina habang kausap, ano ko yung asawa ko. Pero pinakausap ko. Kasi gusto ko kasi siya yung mag-inquire. Kasi may, ano siya, computer siya, may laptop or ano siya, na pwede, baka pwede niyang magamit, parang ganun. Eh, wala. Siyempre, may work po siya. Kaya yun, ako na lang, nagtatatype. Siyempre, English pa. Alam niyo yun, kung ano man yung dialogue na pwede ko sabihin doon sa chat box. Ayan. So, yun lang, guys. It's August, and this is my first na live sa month na to. Ayan, so adya ulit tayo. Ano ulit tayo, guys? Ano ba to? Kayod ulit tayo. Ayan. So, panibagong ano na naman. Video kung mga gagawin natin. Lalo na't malapit ng Burmans. Ayan. So, ang bilis po ng araw. Actually, I'm checking my videos. Parang kaka-post ko lang, parang pabilis sa araw, ha? Ilang days ago na? Ano ba yan? Which is I understand, kaya yung iba dyan, it takes 1 month na hindi na nag-upload, nakakapag-upload. Let's face it, guys. Minsan natatamad din ako, minsan parang ang hirap din maggawa-gawa ng content, di ba? Na yung alam mo ma-appreciate na iba at mapapanood talagang panunoorin ng iba. Ayun. Kaya, ayun lang guys, keep on posting videos lang, laban. Ayan. Diba, after how many months, nare-reach na natin ulit yung threshold. Ayan. And I'm so thankful kasi kahit pa paano, guys, thank you sa mga nag-support or mga palaging nanonood ng videos ko. O kung sino man yung mga hindi nag-skip ng ads, thank you po sa lahat ng mga subscribers. Dahil na sa mga bagong subscribers, nadagdagan na naman tayo ng panibagong subscribers. And road to 2.9 subscribers. Ayan. So, thank you po sa mga bagong subscribers natin dyan. And then, siguro, this month, I don't know kung ano pa yung may share ko. Ayan. So, abang-abang na lang sa mga ibang vlogs natin dyan. Ayan. May in-expect sana kami this month. Kaya lang naudnot din. Ayan. So, patience is a virtue. Gusto ko sanang merong content kaso wala. Hindi siya para this month. Para next month na siyang content. Ayun. So, yun lang guys. Sana may makasagot sa akin dito or mag-comment kung ano man yung idea niya about Google AdSense threshold. Ayan, so mag-e-end na ako guys. Anong oras na rin? Ayan, so isagad ko na ng 50 minutes. Ayan, so thank you for those who came here in my live. Miss Juice, Kish, Kate Winslet, ayan. Then si Helena Batara, M. Abubakar Channel, shout out. Ayan. And Bang QJ, ayan, from Indonesia. Ayan. The iba from Indonesia. Ayan. So, thank you guys for watching. And hope to see you again in my next vlog. Ayan. So, update lang naman to. Okay. So stay safe and good night. Bye.